nga ako sa mama at papa ko. Sila talaga ang tunay na bayani ng buhay ko. Napakabuti nilang magulang na yung tipong kakainin na lang nila, iisipin pa nila ang mga anak nila. Ang papa namin ay sobrang protective, mapagmahal at maasikaso sa amin. Ang mama ko naman ay sobrang mapagbigay. Siya yung tagasunod ng luho namin ni ate. Wala na talaga kaming mahihiling pa. Nung college pa lang ako, pangarap ko nang magtrabaho sa ibang bansa. Kaya after graduation, nag-apply agad ako ng trabaho para makakuha ng experience. Swerte naman na natanggap agad ako sa trabaho. Tumagal ako ng mahigit 2 taon sa kumpanya. Matapos nun, nagdesisyon na akong makipagsapalaran sa ibang bansa. Nagpaalam ako kay mama at pumayag naman siya. Nagpaalam din ako kay papa pero labag sa loob niya ang pag-alis ko. Sobrang close kasi talaga ng family namin. Pero ang goal ko naman ay mabigyan sila ng mas komportableng pamumuhay. Gusto kong ibigay ang magagandang bagay sa mga magulang ko. Gusto kong makabawi sa lahat na naging sakripisyo nila sa amin. Night before my flight, sabi sa akin ni Papa, "Nak, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Bibigyan na lang kita ng puhunan para magnegosyo dito." Ang sagot ko naman, "Pa, pangarap ko to, diba? Aalis ako kasi gusto kitang bilhan ng sasakyan." Tumuloy pa rin ako sa pangingibang bansa. Nung nasa abroad ako, naranasan ko ang sobrang hirap. Natuto ako maglaba, magsaing, magluto, na si Papa ang dating gumagawa para sa akin. Nang mapalayo ako kay Papa, natuto ako maging independent at matatag. 3 buwan na ako namamalagi sa abroad nang mabalitaan kong naaksidente si Papa. Na-comatose daw siya dahil sa aksidente. Ang tanging nasabi ko na lang ay, "Lord, huwag niyo naman pong kukunin sa akin ang papa ko. Ang dami ko pang pangarap para sa kanya." Tumawag ako sa amin pero walang sumasagot. Nag-message ako sa mga pinsan ko pero walang nagre-reply. Hindi ako tumigil sa pagdarasal na sana ay magising na si Papa. Ilang sandali pa, ipinagtapat na sa akin ang tiyahin ko sa abroad na wala na si Papa. Halos tumigil ang mundo ko noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang tanging gusto ko lang ay makauwi agad ng Pilipinas. Pag-uwi ko sa amin, sinulubong ako ng bahay namin na punong-puno ng liwanag. At ang pinakamasakit na parte, nakahiga na sa malamig na kahon ang papa ko at wala ng buhay. Iniwan na ako ng taong pinag-aalayan ko ng mga pangarap ko. Sobrang sakit na makita ko siyang nakapikit at napaliligiran ng mga bulaklak. Mga bulaklak na pilit na pinasasaya ang paligid na walang kasing lungkot. Napakahirap tanggapin na ang dating masayang pamilya ngayon ay sabay-sabay na nagluluksa. Naisip ko din na sayang yung 3 buwan na pinamalagi ko sa abroad na hindi ko nakasama ang tatay ko. Ngayon, patuloy pa rin kaming lumalaban sa buhay nang wala na si Papa. Nagpapasalamat ako sa mga kamag-anak namin na patuloy ang pag-alalay sa amin. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil pinahiram niya sa amin ang Papa ko. Naranasan ko ang magkaroon ng isang mabuting ama
sa loob ng 23 years. Itutuloy ko pa rin ang mga pangarap kong nahinto. Gagawin kong inspirasyon ang papa ko para maabot ang mga ito. Alam ko na lagi niya akong binabantayan ngayon kasi siya na ang guardian angel ko. I love you, Papa, my hero. I miss you so much. Sending you my hugs and kisses to heaven. Ako po si Christine, certified tambalanista, at ito ang aking kwento. Tuloy, may naka-impake na, nagdadalawang isip tuloy ayan umalis. Na. Papunta na dapat ng airport, hindi na tumuloy. Napakinggan sa kotse. Bumalik! Yan, luluwas na sana ng Maynila, bumalik ng probinsya na agad. Nako. As if ganun kadali, ano? Ay, nako. Ang hirap talaga, ang daming hirap. Ang daming hirap. Una, ang hirap talaga ng buhay ng isang OFW. Yes. Ang hirap ng buhay kasi kailangan niyang labanan yung lungkot, yung feeling na kaya ko to ginagawa para sa pamilya ko pero kailangan kong kayanin lahat ng sakit, lahat ng paghihirap. Correct. Yung parang feeling na walang magawa. Tama. Yung feeling na sana mayaman na lang kami para hindi ko na kailangan mag-abroad. Yung may mga ganon, yung mga ganyang klaseng eksena, ang hirap talaga. Kaya lagi itong sinasabi, today is National Heroes Day. Tama ba yan? Yes. But our heroes today are is Labor Day. Nalito. Diba, our heroes really are the OFWs. Tama. Talagang sobrang bayani po talaga kayo kasi kinakaya, alam mo, diba, minsan napag usapan natin yung pag-ano, yung sabi ko, parang yung pag-migrate, ganyan. Pero ang hirap rin talagang iwan yung bayan mo eh. Ang hirap talagang iwan, kahit minsan nakakabwisit na talaga yung bayan mo. Uh-oh. Yung ano yung, kasi naranasan ko yung nung taga-Mandaluyong pa ako, the whole time na nagdadrive ako ng maraming taon, kung ano yung lubak dun sa side na yun ng EDSA. Uh-oh. Kung limang taon nandun yung lubak. Lumaki na, nag-aral na yung anak mo. Oo, correct. Nagka-anak na ako, nagka-love life. Andun pa rin yung lubak. Andun pa rin. Lubak na yun, nandun pa rin. So parang there are times that you get frustrated with the Philippines na parang ano ba ito, wala nang asenso. Kaya punta ka na lang sa ibang bansa. But then again, it's also very difficult to leave this country. Yes. Kasi nandito yung isang tumbling lang, meron kang pwedeng sutsutan para mag-bijoke kasi malungkot ka. Uy, malungkot ako, bijoke naman tayo. O di naman, kaya yung kumari mong madaming tambay dito eh. So madami kang mahihila eh. Alam mo, diba? Magandang, yun yung nakakalungkot. Yes. Yun yung wala sa ibang bansa. I mean, tama. Yung sa ibang bansa may marangya. Tama. Maganda. Maganda yung bahay, yung village. May pera ka. Pero malungkot ka. Pero wala kang mahihila kasi wala masyadong tambay. Lahat sila busy mag-ano eh, trabaho. Dito kasi daming tambay eh. At yung mga tambay niya, no? Sila yung ang role nila sa buhay natin, damayan tayo. Yeah. Diba? Kasi totoo yun ha, ako na-appreciate ko talaga yung mga kaibigan kong tambay lagi. Sabi ko, buti nilang tambay kayo. Kasi may mahihila ka eh. At the moment na makaisip kang mag-iaya ng panonood ng sine, text mo lang sila, ura-urada na, andyan na. Mm-hmm. Eh pag ang kaibigan mo may trabaho, busy sa kung saan man, may pinagkakaabalahan, correct, hindi mo sila basta-basta mayayaya. Oo, alam mo ba, nung pumunta kami ng Amerika, kailangan scheduled yung araw na masasamahan kami ng mga tao na nandun. Tama. Kasi ganun sila ka-busy. Correct. Hindi katulad ng paglabaw, dadating ako dyan ha, talaga, kailan? Sige, text ka lang ha. Diba? Gusto mo, nauna eh, ganun. Diba, pagkalabaw mo, sige, text ka lang, PM ka, dadating ako, ganyan. Doon talagang scheduled, ito lang day na to, pwede lumabas, o kaya gantong oras lang pwede. Ganun, kahirap kasi, sa ibang bansa, ganun sila ka-busy. Kasi double shifting pa, dala-dalawa pa yung trabaho. Correct, hindi isa ang trabaho. So isipin mo kung gaano sila kabisi, no? May pera nga sila pero malungkot sila. At saka doon, i-observe mo lang. Huwag kang ganun, partner. Mahala tayo, inggit mo eh. Inggit ka
alam. Isa, i-observe natin, oh. Halimbawa, kunyari, yung mga lamay dito, may napuntahan ako na lamay na itong tao na to, maganda yung trabaho, may posisyon sa kumpanya nila, pero nung namatay, nung pumunta kami, may mangilan-ngilan lang. Sabi nung kamag-anak, pumunta naman dito yung mga katrabaho nila, madami naman sila kanina dito. Pero after mag-pray or ilang minutes of staying, umalis na din sila. Compared sa tambay sa Pasilio 11, daming tao dyan. 24 hours na doon yung mga tao nagsasaklaan. Oh. Ang saya-saya nung... Siyempre may libreng kape. Oh. Pag may libreng kape, madaming tambay. Irony ng buhay. Ang sinasabi lang namin, mahirap talaga ang buhay ng isang OFW. Tingnan mo naman so itong si Ate Girl na kinailangan pang pumunta sa ibang bansa. 'Di ba natutong maglaba, mamalansya, maging independent, magsaing, 'di ba? Tapos yung kailangan mo labanan yung lungkot. Tama. And yung bukod doon, kaya kabilib-bilib eh. Kasi nagtatrabaho sila para sa kanilang pamilya na nasa Pilipinas. Yung pera nila nakakarating ng Pilipinas, pero hindi sila nakakarating pagkainan na. Tama. Hindi sila nakakarating kapag birthday yan na. Pero yung pera nila nakarating doon. So talagang grabe, saludo. Hindi po madali. Talaga yung bayani ng mga pamilya nyo na naiiwan dito sa Pilipinas. Correct, totoo yan. So, saludo tayo sa mga OFW. And of course, yung lungkot. Yun talaga correct, yung pinaka matindi na ano eh, na kailangan harapin ng mga OFW. Lalo na itong kapag may balita ka natanggap na hindi maganda, which is death. Tama. Ang hirap mag-rebound niyan kasi una-una. Pinigilan. Siya yung rason. Oo, kung bakit nag-abroad. Ngayon, nawala yung rason mo sa motivasyon mo para magtrabaho, paano mo i-regroup yung sarili mo? Napakahirap. Ay, nako. Kaya nga sabi niya, di ba, hanggang ngayon, tinatry nila yung buhay na wala yung kanilang papa. Diba, tinatry nila mabuhay na, alam mo yun, tinatry niya na ituloy pa rin yung pangarap kahit wala na si Papa, ganun. Yun yung masaklap dun eh, yung parang ano, life goes on. Pero ang maganda lang din na inihenda ka ng ama mo sa mga ganitong sitwasyon. So kaya alam mo na kung paano mag-isip dahil yan sa paano ka pinalaki ng iyong tatay. Correct. Tama. Mahirap talaga yung darating sa punto ng buhay natin na we have to make a choice. Na aalis ba ako kasi may magandang opportunity na naghihintay sa akin sa ibang bansa or magstay ako dito. Masaya nga kami ng family namin pero hindi ganun kasapat ang aming resources. So magde-decide ka talaga, marangyang ang buhay pero iwan ang pamilya. Masaya. O magsistay dito pero hindi marangya ang buhay. Correct. So diba? Mahirap talagang pumili sa dalawa. Mm-mm. Parehong may struggle eh. Correct. Totoo. Diba? Pero para sa ilan na gusto nila talagang family is diba? Family first. Family is life. Family is life. Diyan talaga tayo babagsak kahit ano pa man eh. Diba? Yung kaya mas marami pa rin yung nag-stay dito. Pero salud din naman kami doon sa mga taong pinipili na mga ibang bansa o lumayo sa pamilya nila alang-alang sa kapakanan ng kanilang pamilya na may iiwan. Alam mo kung minsan ang nakakalungkot lang sa mga OFW ha, na walang timeline yung pag-alis nila na supposed to be dapat. Mm-mm. Dapat meron talagang timeline kasi ako nalulungkot ako pag nakakita na yung tumanda na sila na kailan ba matatapos yung pagbalik-balik mo. Correct. Yung anak mo hindi mo na nakasama, yung pamilya mo hindi mo na nakasama. Mm-hmm. Ako din doon sa perspektibo ng pamilya muna. Oh. Na kasi totoo yun, ang dami mo nga na miss yung... Pero ang tanong nila, hindi ba pamilya nga naman yung dahilan kung ba't sila umalis? I mean yung time para sa family. Hindi. yun yung masakit sa kanila. Correct, kasi 'di ba? Actually yun yung sobrang irony ng buhay. Kasi I'm doing this for my family. Yun naman talaga eh. In the first place, hindi naman ako aalis, kundi din para sa pamilya ko. Kaya nga, ganun talaga yung believe ko sa kanila, parang wow, grabe. Pero dapat nyo rin isipin na may timeline. Kung maka-defeated na yung purpose para sa pamilya mo, kung hindi mo, napapabayaan mo may yung pamilya mo. May mga iba kasi na-addict na eh. Oo, alam mo yun, parang naging part of their system. Correct. Nalibang na. Uh-oh. Okay lang din naman, wala namang masama doon. Basta wag din natin kalimutan na ang relasyon natin sa pamilya natin, yan din, pagyamanin din natin. Tawagan mo yung nanay at tatay mo, madalas. Ang kagandahan diba? Naman, mas madali naman na ngayon. Yes. Diba? Communication is key. Hindi, kagaya sa panahon namin. Sulat talaga. Telegram lang, di ba? Oo, yung kung may asawa ka, sabihin mo pa sa asawa mo, picturean mo nga sarili mo. Nagabra at panty lang.
Ayun. May diba? Video call na. Ngayon, oh, ngayon diba? Active ka ba now? Yeah. Baka naman. Come to come tayo. Ay, diba? At ganoon din tayo, yung pamilya na naiiwan dito sa Pilipinas. Huwag ka ding abuso. Tayo yung ano, tayo na yung gumawa ng effort para kumustahin yung mga out. Nasa ibang bansa. Hindi yung magre-reach out ka lang kung kailan ka may kailangan. Yan, alignment kung padating na yung alignment. Diba? Kumustahin mo naman yung bawat araw. Hindi naman po mahirap yung bawat araw mag-send ng message. Totoo. Diba? Ano ba naman yun? 30 minutes, 40 minutes ka nga nagbababad sa kwento ng buhay ng ibang tao sa Facebook. Ano ba naman yung kumustahin mo yung nanay o tatay mo, kapatid mo na nasa ibang bansa, nagtatrabaho para sa'yo, di ba? Correct. Yun yung isang angulo ng kwento na Mahiwagong Burnay, yung buhay ng mga OFW. Pero syempre, of course, yung isang angulo na masakit talaga is losing someone. Minsan talaga may mga dumadaan na problema sa buhay natin na hindi natin alam kung paano natin haharapin or nagtatanong tayo kung bakit kailangan mangyari. Diba? Pero ako lagi kong pinangahawakan dyan is that whatever your situation is, it will change. Magbabago yan. Correct. 6 months from now, 2 months from now, only time will tell. Oo, may magbabago, hindi forever yan. Correct. Kung nauso ang milk tea ngayon, magbabago din yan. Totoo yan. Oo, dati, di ba, yung donut na pinilahan, ngayon nawala na. Ngayon, milk tea na naman. Oh, diba? Social nga ng mga bata ngayon, milk tea. Dati nga, nakakapag-soft drinks lang ako pag may sakit ako. Ano ka ba? Diba? Pag may pa-royal yung nanay ko. Totoo. Pag may sakit ako. Totoo yan. Ngayon, anytime, mga bata, wow, milk tea. Ano ka ba? Nung araw, kapag Goldilocks ako, pag may sakit din ako. Ako din, makakapag ice cream, pag bubunutan ka ng ngipin. Makakalurg. Mas madali ang buhay ngayon. Well, dun sa family ni ano pangalan mo? Ano? Nakabasa ko, nakalimutan ko na yan. Yan, sa iyong family malungkot, it's something that you have to face. Wala naman talaga tayong magagawa. Mm. So, we pray for strength para kayanin ninyo and total naman, nandiyan pa rin yung rest of the family members. Sa isa't isa kayo kumuha ng lakas kapag ka nanghihina na isa, meron namang isa na pwedeng hinga ng lakas. Tama. At again, gusto rin namin iparating ito doon sa mga magulang na tinuturing natin bayanin ng ating buhay dahil kayo po, yung bukod sa nabigay sa amin ng buhay, yung pinalaki nyo kami ng tama. Mm-hmm. So, saludo po kami sa bawat magulang na pinapalaki ng maayos ang kanilang mga Correct. Anak. Correct. Kayo po ang aming mga heroes. Yes. Mabuhay. Salamat for sharing your story at kung meron ka rin kwento katulad yan, pwede nyo kami i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ating pag-